Welcome back sa Barangay Inspiring Stories. Isa na naman pong kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito, na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Sarayda, apo! Sinabi ko na at hindi mo matitiis ang lola. Ang tagal-tagal mo hindi dumalaw, hintay ako ng hintay sa'yo. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Sambit ng matandang si Aling Basha nang makita niya ang nurse na si Karen. Aling Basha, hindi nga po ako ang apo niyo si Sarayda. Ako po ang nurse niyo rito. Ako po si Karen. Ilang beses ko po bang sasabihin yan sa inyo? Saad naman ang dalaga. Ikaw talaga. Lagi mo akong niloloko. Akala mo ata ay may sakit na akong makalimot, ano? Kahit matanda na ako, ay hindi ko malilimutan ang mukha mo. Ayaw mo lang nakagalitan kita dahil madalang mo na akong dalawin dito. Huwag kang mag-alala at hindi ako magagalit ngayon. Masaya nga ako at narito ka. Dagdag pa ng matanda. Bahala nga kayo, Aling Basha. Mamaya iiyak na naman kayo dahil akala nyo ay niloloko kayo. Lagi niyong tatandaan na narito kayo sa nursing home at wala ang apo niyong si Sarayda dito. Sambit muli ng nurse. Nakasimangot itong si Karen na lumabas ng silid ni Aling Basha. Oh, ikaw na naman si Sarayda, no? Siguro ay kumukha mo talaga yung apo niya. Natatawang kantsaw naman ng isa pang nurse na si Tara. Tigilan mo nga ako, Tara. Nainis na nga ako sa matandang yan eh. Ang dami-dami kong pwedeng maging kamukha ay yung apo pa niyang si Sarayda. Malamang sa malamang ay pangit yun dahil tingnan mo naman ang pangalan. Kaya ayaw kong inaasikaso yung si Aling Basha eh. Bukod sa makulit, ay lagi akong dinadramahan. Minsan talaga ayaw ko ng trabaho ko eh. Reklamo pa ni Karen. Inis na inis kasi itong si Karen sa matandang si Aling Basha. Matanda na ito at nakakalimot na. Lagi nitong pinagpipilitan na ang dalagang nurse ay ang kanyang apong matagal nang hindi nakikita. Sa tuwing nakikita ni Aling Basha si Karen, ay palagi niya itong kinagagalitan at pagkatapos ay iiyakan. Kaya hanggat maaari ay ayaw ni Karen na pumunta sa silid ng matanda dahil wala siyang tiyagang makisakay dito. Ilang araw ang nakalipas ay dumating ang bagong nurse na si Myla. Dahil nga bago pa lang ang dalaga sa pasilidad, ay naisipan ni Karen na ito na ang utusan na asikasuhin si Aling Basha. Ay, sa wakas, mawawalan na ako ng problema. Masisira ang ulo ko rin kay Aling Basha sa mga kaartihan niya. Hindi ko naman pwedeng sakyan ang sakyan dahil mamimihasa. Baka mamaya ay kung ano pang gawin sa akin. Saka wala akong tiyaga sa kanya. Saad ni Karen kay Tara. Loka-loka ka? Baka mamaya ay mahirapan yan si Myla. Saka, hindi ba, sa'yo talaga nakatalaga yung si Aling Basha? Dahil ikaw nga ang gusto. Habaan mo na lang kasi ang pasensya mo. Mukha namang malambing ang matanda kahit papaano. Hindi ko na problema yan ngayon, no? Si Myla na ang bagong si Sarayda. Ay, nakakatuwa lang at parang nabunutan talaga ako ng tinik. Nagpapasalamat talaga ako at dumating si Myla rito. Saad pa ni Karen. Unang beses pa lang makita ni Aling Basha itong si Myla ay pinagkamalan na niya itong apo niyang si Sarayda. Hindi ka talaga tumutupad sa pangako mo, Sarayda. Ang sabi mo ay sandali mo lang akong iiwan rito. Tingnan mo nga at ang tagal-tagal na. Kung ano-ano ang inihahain nilang pagkain sa akin. Puro hindi masasarap. Sigaw ng matanda. Hindi po ako si Sarayda, Aling Basha. Ako po ang bago niyong nurse. Ako po si Myla. At ako na po ang mag-aasikaso sa inyo. Saad naman ang dalaga. Bakit pa sa tuwing pupunta ka rito ay binabago mo ang pangalan mo? Talagang wala kang utang na loob. Talagang gusto mo na akong pabayaan, ano? Galit pang wika ni Aling Basha. Habang inaayos ni Myla ang pagkain, ay patuloy pa rin sa paninermon itong si Aling Basha. Sa galit nito ay tinabig niya ang pagkain. Ngayon mo ako aasikasuhin kung kailan pinakain na ako kanina? Kung aalis ka rin lang, ay huwag ka nang mag-abala pa. Lumayas ka na! Sigaw ni Aling Basha kay Myla. Habang nangyayari ito, ay nakikinig lamang si Karen sa labas ng silid ng matanda at tatawa-tawa. Mabuti na lang talaga ay hindi na ako ang nag-aasikaso riyan kay Aling Basha. Ang sarap ng walang problema. Ang ibang pasyenteng hawak ko ngayon ay sadyang tahimik lang.
sambit ni Karen. Paglabas ni Myla mula sa silid ng matanda, ay halata ang pagod sa mukha nito. Talagang ganyan yan si Aling Basha. Mahirap siyang alagaan. Marami nang napapasuko yan rito eh. Wika ni Tara. Ayos lang naman po sa akin. Nagugulahan lang ako sapagkat bakit kaya siya ganun? Saka sino kaya ang tinatawag niyang si Sarayda? Anong ginawa sa kanya ng apo niya para magalit siya ng ganoon? Sunod-sunod na tanong ni Myla. Alam mo, Myla, kung ako sa'yo ay huwag ka nang magtanong dahil hindi mo na problema yan. Huwag mong panghimasukan ang buhay nila dahil ang trabaho lang natin dito ay asikasuhin sila. Saad naman ni Karen. Mas maaasikaso ko siya kung alam ko kung saan nanggaling ang ganyang ugali niya. Matanda na siya at dapat kong maunawaan kung anong kalungkutan ang mayroon siya. Muling sambit ni Myla. Dahil hindi mapakali si Myla, ay inalam niya ang tunay na nangyari kay Aling Basha. Labis niyang ikinalungkot ang naraman niyang katotohanan. Iniwan siya ng apo niyang si Surayda rito at hindi na siya binalikan pa. Pipilitin kong hanapin si Surayda nang sa gayon ay malaman niyang hinihintay siya ng lola niya. Pero habang wala pa siya ay ako muna ang magiging Surayda na apo niya. Saad ni Myla. Kahit na mahirap pakisamahan itong si Aling Basha, ay inunawa siya ni Myla. Sa tuwing nagwawala itong si Aling Basha at hinahanap ang apong si Surayda, ay palaging dumarating si Myla. Hanggang dumating ang panahon na hindi na nagagalit si Aling Basha kay Myla dahil napagtanto niyang maya-maya ay nariyan na rin ang kanyang apo. Madalas silang magkwentuhan. Madalas ilabas ni Myla ng silid itong si Aling Basha at ipinapasyal niya sa hardin ng pasilidad. Noon ay nakita na rin ang mga ngiti sa mukha ni Aling Basha. Masaya ako at hindi mo na ako iniiwan, Surayda. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Ikaw na lang ang pamilya ko, Surayda. Wika ni Aling Basha. Dahil sa sinabing ito ng matanda, ay nagpumilit si Myla na hanapin ang apong si Surayda. Habang wala pa rin ang apo ni Aling Basha, ay nagpapanggap pa rin ang dalagang nurse para hindi na masaktan pa ang loob ng matanda. Isang araw ay nagtataka si Myla nang makakita ng isang lalaking dumalaw kay Aling Basha. Nang tanungin niya ang matanda ay hindi naman ito sumagot. Iba ang ikinikilos ni Aling Basha ng araw na iyon. Ngunit nagpatuloy lang si Myla sa pag-aasikaso rito. Ilang araw ang lumipas ay nakita na lang si Aling Basha na payapang nakahiga sa kama at wala ng buhay. Sayang at hindi ko man lang nakita si Surayda bago mawala si Aling Basha. Sa huling pagkakataon ay hindi sila nagkatagpo. Nayakap man lang sana ni Aling Basha ang apo niya. Umiiyak na sambit ni Myla. Huwag mo sabihin na pamahal na sa iyong matandang yun. Mabuti nga at nawala na siya at tatahimik na ang nursing home na ito. Malaking sakit siya sa ulo. Saad naman ni Karen. Parang wala kang magulang kung magsalita ka. Wala ka rin bang lola? Hindi ka ba natatakot na baka isang araw pagtanda mo ay maranasan mo rin ang naranasan niya? Kaawa-awang matandam yun. Tanging hangad lang naman niya ay ang makapiling niya ang pinakamamahal niyang apo. Paliwanag pa ni Myla. Ilang saglit lang ay may isang lalaking naghahanap kay Myla na mukhaan ito ng dalaga. Hindi po ba kayo ang lalaking dumalaw kay Aling Basha nung isang araw? Kaano-ano niyo po kayo? At bakit niyo po ako hinahanap? Tanong ng dalaga. Ako ang abogado ni Aling Basha. Ilang araw bago siya pumanaw ay bumalik ang kanyang alaala at mariin niyang ibiniling sa akin na sabihin ito sa iyo. Myla, ikaw ang pinapamanahan ng matanda ng lahat ng kanyang ari-arian. Iniiwan niya sa iyo ang mga kayamanan rin niya sa bangko. Saad ng lalaki. Ngunit paano po itong nangyari? Hindi po ba ay may apo siya, si Surayda? Sa kanya po dapat mapunta ang lahat ng maiwan niya. Wika muli ni Myla. Matagal nang wala ang apo niyang si Surayda. Nagkaroon ito ng malubhang karamdaman. Kaya nga wala nang dumadalaw rito kay Aling Basha. Inilagay ni Surayda ang kanyang lola Basha rito sa nursing home. Para kung siya ay mawawalay, masisigurado niyang may mag-aalaga sa matanda. Mabuti na lang at nakilala ka ni Aling Basha. Sa huling yugto ng buhay niya ay nakaramdam siya ng kaligayahan. Saad pa ng abogado. Lalong nalungkot si Myla
nang malaman niya ang katotohanan kung bakit naroon si Aling Basha. Nang marinig naman ng mga nurse ang ipinamana kay Myla ay labis ang kanilang inggit, lalo na si Karen. Kung pinagtiyagaan lang niya siguro si Aling Basha ay siya ang nasa kalagayan ni Myla. Hindi naman inangkin ni Myla ang lahat ng ari-arian na naiwan ni Aling Basha. Karamihan sa mga ito ay kanyang na-donate para sa matatandang walang tahanan at walang pamilya. Mula noon ay naging advokasya na ni Myla ang makatulong lalo na sa mga matatanda. Higit sa ligayang nadala niya kay Aling Basha ay marami ring natutunan itong si Myla sa matanda. Nagsilbing inspirasyon ng dalaga ang matandang kaibigan upang ipagpatuloy niya ang kanyang nasimulang adhikain. Dito na nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli kaibigan, thank you so much and peace out!